Xi Jinping ng China na stroke. At sa pagkakataon ito yan, ang bibigyan natin ng reaction. Isang international observers ang nagsabi na na-stroke daw si Xi Jinping as chismis, rumored. Ngunit ito ay pinag-interesan ng ilang mga media, lalong-lalo na sa Russia. Ito ay ginagatungan ng bansang Russia at sinasabi na na-stroke daw si Xi Jinping, magamat ito ay chismis. Ngunit para sa mga ilang international observers, maaring totoo to o maaring chismis. Ang mga chismis na pinagsasabi patungkol sa presidente ng China ay nagkakaroon ito ng interest dahil napakaigpit ng media outlet ng China. Hindi sila basta-basta nagbibigay ng mga information sa kanilang presidente at kung anong mga informations patungkol sa ginagawa ng China. Kung kaya't kung ano man yung mga chismis na nasasagap nila ay maaaring may katotohanan ito. At hindi lang ito yung unang beses na na-chismis ang presidente ng China na nagkaroon siya ng stroke. Dahil noong 2022 ay sinasabi rin at na-chismis din ang presidente na nagkaroon siya ng aneurysm. At ngayong 2024, maaaring ito ay connected sa chismis noong 2022 dahil ang aneurysm ay connected din sa pagka-stroke ng isang tao. Bakit nga ba nagkakaroon ng interest ang ilang mga international media sa pagka-stroke sakali ni Mr. Xi Jinping? Dahil napakalaki ang epekto nito sa ekonomiya ng ilang bansa. Maging ang friendly relationship ng ilang bansa ay maapektuhan kung sakasakaling magpapalit na ang presidente ng China. At sa kasalukuyan, magkakaroon ng pag-uusap ang buong China para pag-usapan nila kung ano yung diskarte nila, kung ano yung mga pagbabago na gagawin nila sa kanilang bansa. Ito ay mangyayari sa loob ng 4 na araw na pagtutuunan nila ng pansin kung ano ang gagawin nila sa kanilang bansa. At kung sa pagkakataong ito ay na-stroke nga ang presidente ng China, maaaring maapektuhan din ang kanilang decisions. Kung ano yung kanilang ikukonsidera o yung plan nilang gagawin sa kanilang bansa. At maaaring matitigil na yung pagka-agresibo ng China o di kaya mas lalong aagresibo ang China. Kung kaya't ang chismis na na-stroke daw ang presidente ng China ay napaka-importanting informasyon dahil nakasalalay dito ang mga pagbabagong gagawin ng Chinese government. Napapabalita sa bansang China na kailangan na nilang mag-double job para matustusan ang kanilang pamilya dahil ang binibigay ng Chekwa ngayon ay underweight salary sa kanilang mga mamamayan. Kung kaya't napipilitan na silang mag-double job para lang makasurvive sa bansang China. Ito na ba ang pagbabago na kanilang gagawin? Ganon din, napakaraming sektor din ang napapabayaan ng China. Ang healthcare ng China ay napapabayaan na raw. At maging ang mga engineering projects ng China ay napapabayaan na raw. Dala na nga na nagkaroon na malawakang pagbaha sa China. Kung ito raw ay pinagtuunan ng pansin at ginawan ng mga engineering structure ay hindi raw ito nangyayari. At sinisisi nila ang masyadong aggressiveness ng China na pagkamkam ng ilang mga teritoryo na hindi naman sigurado kung sa kanila. Tulad na lamang ng bansang Pilipinas, Taiwan, Japan, South Korea at maging ibang bansa sa West Point ng China. Dahil sa mga pagkamkam na ito at gustong pagpapanatili ng bansang China na mapalakas ang kanyang presensya sa South China Sea, ay gumagastos ang bansang China ng bilyong-bilyong dollars at nalilipat ang mga pondo ng healthcare ng China ang iba't ibang sektor ng China, maging ang salary standard ng China ay nahuhugot at napupunta sa malawakang pagdepensa at pag-atake ng China sa West Philippine Sea. Kung kaya't para sa ilang mga citizens ng China, kapag nagsasabi sila ng balita, ay dinadaan nila ito sa chismis o sinasabi nilang chismis lamang na nagkaroon ng stroke ang kanilang presidente.
o kaya ilan sa mga Chekoa ay idinadaan na lamang sa joke ang pagpupunan nila sa nangyayaring hindi maganda sa kanilang bansa. Dahil kung gagawin nila ito ng seryosuhan, ay matataya ang kanilang buhay. Magi ang pagsasabi nila ng joke o pagsasabi nila ng chismes kung ano man ang nangyayari sa kanilang bansa, ay itinataya rin na ipinupusta nila ang kanilang buhay dahil isang pagkakamali o kaya kung natupak ang kanilang gobyerno, ay maaari silang maaresto at maparusahan ng napakalupit sa kulungan. Maging ang chismes na ito ay inaabangan din ng bansang Ukraine dahil ang bansang China sa ilalim ni President Xi Jinping ay sumuporta daw sa Russia ng mga war equipments laban sa Ukraine. Kung kaya't kung sakali man o di kaya totoo ang chismes ay maaaring magpapabago ito na matitigil na ang laban ng Ukraine at Russia. Napaka-impluensya ang pinagchichismisan ng mundo ngayon na si Mr. Xi Jinping, hindi lang sa kanilang bansa kundi pati na rin sa connectivity nito sa iba't ibang bansa. Maging ang problema natin sa South China Sea at sa ating West Philippine Sea ay maaaring mababago ito kung sakasakali na magpapalit na ng presidente ang bansang China. At nawa sa kanilang pag-upo ngayon sa ginagawang changes ng China sa loob ng 4 na araw ay hindi na nila ikukonsidera ang mga aggressive action na kanilang ginagawa dahil masyadong napakagastos at nahihirapan at napaparusahan ang citizens ng China. At magtuloy-tuloy na ito at hindi yung pagkamkam at paglusob sa ibang bansa ang ginagawa ng China. Ganon din, napakalaki rin ang epekto nito sa gagawing mga desisyon ng Amerika kung sakasakaling magpapalit na ang presidente ng China at kung anong man yung gagawing pagbabago ng China sa gagawin ng pag-uusap ng bansang China sa ngayon ay dito rin nakasalalay ang gagawing desisyon ng Amerika patungkol sa South China Sea at patungkol sa mga bansang kanilang tinutulungan. At isa na nga ang Pilipinas dyan kung ano yung magiging epekto nito sa ating bansa. At ito yung inaabangan natin sa gagawing third plenary session ng bansang China sa loob ng 4 na araw. Sana nawa ang kanilang gagawing pagbabago ay hindi pag-atake at pagkamkam ng ilang teritoryo ng ibang bansa. At masyado lang napakarami ang sinaktang bansa ng China, hindi lang sa South China Sea, maging sa West Point ng China tulad ng Kazakhstan, Tibet, India at ilang pang mga bansa na nagkaroon sila ng mga alitan sa territorial boundaries. Hindi natin batid kung anong mangyayari kung kaya patuloy lang tayo sa ating mga plano na pagandahin ang ating depensa, mabilida natin, ma-order na natin at ma-deliver na ang mga kinakailangan nating jet fighters, mga military equipments at kung ano't ano pang mga kasangkapan, kagamitan na kinakailangan natin para madepensahan natin ang ating bansa. Ganon din, madagdagan din yung binili nating missiles defense at missiles attack. Nang sa ganon, magkaroon din tayo ng pwersa at nang sa ganon, hindi tayo tuluyang mabuli. Kung sarasagali ang susunod na presidente ng China, ay mas pipiliin na naman ang pagka-agresibo ng China. Kailangan natin paghandaan ang ginagawang 4 na araw na pagbabago ng China dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang iniisip at kung ano yung kanilang mga hakbanging. Maaring mas grabe, maaring mas paigtingin ang aggressiveness ng China sa South China Sea. Kung kaya kailangan natin manmanan ito at tignan kung ano yung galawan ng China ukol dito. At huwag na huwag natin ibababa ang ating depensa at maging kampante na maaaring mapalitan na ang presidente ng China dahil sa chismes na ang presidente ng China ay na-struck daw. Sadyang napaka-impluensya ng China dahil maraming bansa ay nag-aabang sa gagawing 4 na araw na pag-uusap ng China ukol sa direksyon ng China. Dahil kung tatantanan na ng China ang kanilang pagka-agresibo laban sa pagkamkam ng ibang teritoryo ng ilang bansa, ay maraming matutuwa dito. Ngunit kung patuloy at mas paigtingin ng China ang kanilang mga aggressiveness laban sa mga teritoryo na kanilang kinakamkam,
ay mas lalong titindi ang hiduwaan ng iba't ibang bansa laban sa China.